Good afternoon sa lahat. Ayan. Ang content natin ngayon guys is about sa ating sari-sari store. Good afternoon sa lahat. Ayan. Ang content natin ngayon guys is about sa ating sari-sari store. Ako po pala si Jag Intas, ang inyong tinderang online seller. Guys, magandang hapon. Time check is 5:30 in the afternoon. Ayan. Pag-usapan natin ngayon guys kung paano ba talaga ma-maintain natin ang ating mga loyal customer. Ayan. But before ang lahat, bago yan, bago ang lahat guys, sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos about sa sari-sari store guys. Ayan. Alam ko karamihan sa atin may mga sari-sari store, 'di ba? Kasi nga itong sari-sari store, malaki talaga siyang ambag sa ating pamumuhay. Malaking maitulong talaga siya, guys. Kaya nga ako mga ilang years na din tong sari-sari store ko. Pero at sama ng Diyos, nandito pa rin siya, guys. Kasi nga, masasabi ko talaga na malaking tulong siya sa akin. Dahil ito yung aming bread and butter ng husband ko. Ibig sabihin, bread and butter yung pang-araw-araw na mga gastusin nyo, dito nyo kinukuha. Pero wag naman lahat. Kasi nga maubos yung tinda nyo, maubos yung kapital. Tsaka hindi naman, wag naman yun talaga yung mga malalaking bayarin dito kayo kukuha sa sari-sari store nyo. Sa mga sari-sari store nyo guys. Wag naman ganyan. So ngayon mag-usapan natin guys kung paano talaga hindi ka iiwan ng yung mga loyal customer. Kasi nga, lalo na pag marami kang mga kakompetensya na sari-sari store. Diba? Lalo na pag sa syudad, sa mga town, yung mga ganyan, kasi dito sa amin, sa area ko, is ako lang nag-iisa. Medyo malayo pa yung ibang tindahan dito. So, medyo malayo yung kakompetensya ko, guys. So, pag gano'n na mga area, pag marami kayong mga kadikit-dikit na mga tindahan, dapat talaga may mga techniques or tips ka guys na dapat mong i-apply. Ayan. Number one is based on my experience ha, base sa aking sa aking napagdaanan guys, since nag-start ako ng aking maliit na tindahan. Dapat talaga kung ano yung hinahanap ng customer mo, meron ka. Kasi noon guys, yung nag-start ako, kasi nga diba, nag-start ako, sa totoo lang guys, nag-start ako ng aking sari-sari store is 5,000. So, ibig sabihin, hindi kompleto yung aking mga stocks. Magkano lang naman ang mabili ng 5,000 lalo na sa ngayon guys, di ba? So hindi siya talaga kompleto. So minsan yung customer ko may hinahanap siya na wala ako. So yun na customer papunta siya sa ibang tindahan. Tapos doon niya mabili yung hinahanap niya. So yung sa mindset nila na ay gusto sana nila bibili dito kaso wala. Baka wala na naman. Ganyan guys. So, dapat meron talaga. Kahit maliit lang yung mga stocks, at least kompleto. Dalawa, tatlo, ganyan. Kasi nga, sari-sari store, diba? Dapat talaga siya kompleto. Kung maliit lang yung mga sari-sari store nyo, sa lahat ng mga hinanap ng customer nyo na wala kayo, dapat nyo ilista. Ilista talaga siya. So, pag bibili kayo ulit ng mga stocks, bibilihin nyo, yun ang bibilihin nyo, guys. Number two, pangalawa, guys, is dapat i-familiarize nyo yung kung ano yung mga fast-moving item ninyo.
lalo na pag ano, yung kaka-start nyo lang, tapos maliit yung mga sari-sari store nyo, dapat yung mga fast-moving item muna yung bibilhin nyo, guys. Para yung capital niya, ninyo is, ano, paikot-ikot lang, diba? So, maganda siya. Pangatlo, guys, dapat mabait tayo sa ating mga customers, kasi may mga customers na kahit kompleto yung tinda mo, pag hindi ka magaling na makisama sa kanila, wala, hindi yan bibili sa iyo, guys. Sa totoo lang talaga. Na-experience ko na yan before. Hindi pa dito yung area ko. So, nakahilira yung aming mga, naaking mga kompetensya andyan. Ayun. So, diba, medyo napansin ko talaga na ganun pala siya. So, kailangan talaga may engagement tayo sa ating mga customer. Pang-apat, guys, dapat consistent yung ating pagbukas ng ating sari-sari store, kasi halimbawa dito sa akin. So, napansin ko guys ha, yung oras na medyo madaming customer at saka yung oras na medyo matumal siya. So, yun sa akin dito is umaga at saka umaga mga 5 to 6. Yan, kasi maraming nag-ano dito, guys. Pupunta ng trabaho, mga mag-aaral, ganun. Tapos, mga around 5 to 6 p.m. din. Yun. Yun yung mga oras na medyo busy yung aking sari-sari store, guys. So, dapat before that time, sa mga oras na yan, open ka na. Kasi pag hindi ka pa bukas, pupunta yan sa iba, guys, promise. Pupunta yan sa ibang tindahan at doon na bibili, iiwan ka na. So, dapat talaga yung oras ng yung pagbubukas is araw-araw yan, dapat yan ang ginagawa mo. Hindi ka dapat pabago-bago ng oras sa iyong pagbubukas, guys. Kasi yan ang dahilan na mawalan ka ng customers, guys. So ngayon, mga mamshi, mga anakshis, mga papshis. Ay, haman na. Nagulat ako, guys. Akala ko naputol yung video ko. So yun lang yung i-advise ko sa aking mga kasari-sari store, sa aking mga kapwa tendera o mga online seller. Ayan, guys. At sana, kahit pabulol-bulol yung aking video, yung aking boses, sana may natutunan kayo kahit konti. At saka, maraming salamat sa panunood at sa mga hindi pa nag-subscribe. Alam nyo na, guys. Sana suportahan niyo ang aking channel para marami at saka aabot tayo ng matagal, guys. At sa mga sumusuporta na aking channel, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Naabot ko na yung aking 1,000 subscribers. Ayan, lampas na po siya. Thank you so much. Ang ating hinahabol lang ngayon is ang WH na lang, guys. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. At please hit the notification bell para updated kayo kung meron akong mga upcoming videos about sa aking sari-sari stores. Thank you so much. Bye!